Commission. Today is May 3. Today is May 3, Friday, time check. 16:30 ng hapon, 4:30 ng hapon. So ngayon ay magse-service ako ng engine oil. So darating na lang eroplano ngayon. Yung isa kong kasama andun na sa cockpit, siya magche-check. Dalawa lang kami nakasign ngayon. So magse-service ako ng engine oil dito sa Airbus 330-900 neo aircraft ng Delta. Ngayon 3:50, departure na. So edi sa catering truck, nag-offload na sila ng mga food cart ng gali. And maglo-loading ng bagong food cart para sa outbound flight. So mag-start ako mag-service ng engine oil dito sa engine number 2. So usually pag ETAPS flight dapat ang magse-service yung authorized na ETAPS rated. So ayan yung indication niya as a ETAPS flight, it should be visually check ang oil level quantity. So kailangan natin service it. Ang ETAPS, ibig sabihin ay extended twin engine operation. Pagka mga N-register or American aircraft ang sineservisan, usually yun ang tawag. Extended twin engine operation. Sa Pilipinas o sa Middle East, ang tawag naman nila ETO. Extended time diversion operation. So isa lang ang meaning din nun. So kumbaga additional preventive precautionary maintenance procedure lang yung sa ETAPS. Parang mas medyo maselan siya ng konti. Kasi ang ibig sabihin noon, pagka ETAPS o end to flight, more than 4 hours flight, considered siyang ETAPS flight. So ang dapat na magse-service dito ay authorized rated ng ETAPS. And ang ibig sabihin noon, during flight, mas maiksi yung route ng normal kesa normal flight. Instead na 20 hours flight, magiging 14 hours flight lang siya. Parang hindi na siya dadaan sa may land area ng flight plan route niya, kundi tawid-tagad talaga. Pero within 180 minutes, with one engine in off, pwede siyang lumipad. So ganun kalakas yung isang engine ng isang ng eroplano ng ETAPS. Kumbaga yung thrust pounds niya napaka taas, napaka lakas. So during flight, just in case magka problema yung isang engine o suddenly shut down on flight, eh kaya niya pa rin lumapag sa pinakamalapit na airport na within 180 minutes. So isang oras at kalahati yon. Merong 120, 180 flights. Meron pa atang 220 flights, 20 minutes. Pero sa ngayon, ay usually ay 180 minutes ang approved flying hours within one engine in off. So ayun na. Okay na siya. So make it sure na
naka-secure ang oil cups niya. Napakasimpleng bagay pero marami nabubulyo sila so dyan, nakakalimutan. So make it sure na talagang close and secure yung oil cups niya. Takaman ha? Takaman. Tulad niya, may tawag yung ramp guy. Kaya minsan na-interrupt yung pag-engine oil service. So kailangan ko check-in muna to. What's that? Ganito lagi dito. Laging may tawag yung ramp guy pagka mayroong depekto o may nakita silang depekto sa mga cargo door or cargo compartment. So kailangan kong umakyat and check-in kung ano yung sinasabi nila. What's that? Anything? I just want these scraps. No problem. No problem. Just little. Okay. Just little. Should be okay, huh? Yeah. Okay, okay. Okay. Just minor. Okay. Okay. Thank you. Yeah, ito yung cargo compartment. Ang up cargo. Ito yung bulk cargo door. Okay. Thank you. Dito sa line lahat tatawagin ka pagka may depresya. You gonna use? Okay, use it. Gamitin nga muna yung step. Isang A350 departure na rin, pushback. Bali tatlong flight sa ata ng 350 dito from Incheon to US at isang 330. Ito yung catering truck na go-offload and loading ng catering food, catering part. Ayan, sinasara niya na yung up cargo door. It is electrically controlled, hydraulically operated. Yun ang system niya. Bali, yellow hydraulic system ang gumagana sa kanya ngayon. No? Hey, hey, wait. Wait. Ka problema pa. Put there. I'm gonna cycle the dorsal latch. Ito yung mga dorsal latch niya.
ilan sa cycle to. Minsan yung sensor niya. Okay. Eh ang problema minsan yan, normally ganyan. Pag di na kaya dyan, i-manual mamaya. So, more. Ito yung cargo controller niya. Okay. I-open ko muna. Ayan, gumana. Okay. So, ko-close ko ngayon. Ayan. So, medyo swerte tayo. Mga sensor lang ng dorsal latch and differential, kaya minsan ayaw gumana ng electrical connection niya. So close. And then close. Okay. Okay, that's it. Yeah, should be okay. What? It's only a paint, you know. It'll be okay. Yeah, it's okay. I'll do. Okay, should be okay. Okay. Ngayon, tutuloy ko yung pag-service ng engine oil. Ayan, ganyan dito sa line. Lahat ng tawa, kailangan na pupuntahan mo. Dahil pagka serious talaga yung damage, i-report nila sa operation. So, you have to evaluate kung minor lang siya or scratch sa mga sidewall, mga ceiling panel ng cargo compartment. Okay lang yun. So, tutuloy ko na yung pag-service ng engine oil dito sa engine number 1. Ganyan ang labanan dito sa line, lalo na kung dalawa lang kayo, walang junior mechanic, so ikaw mismo mag-service ng engine oil. Kung may tiwala ka sa junior mechanic, pwede naman sila. And usually pinipicture niyan para may proof na talaga naka-close yung engine oil caps, kasi sa history ng aviation sometimes it happens, talagang nakakalimutan yan. Kaya pagdating doon sa istasyon na arrival station, yung engine indication nila, zero. Then pag chinek nila yung engine oil caps, nakabukas pala. So, buong istasyon, bulabog. Kaya, simpleng trabaho, simpleng bagay, pero napakalaking issue once na magkamali ka minsan. Ayan. Dito sa engine na Rolls-Royce Trent 7000 dapat daan-daan lang. Hindi kagad bumababa yung engine oil level niya. Kaya hindi kamukha ng Rolls-Royce Trent 700. Dire-diretso lang.
So dapat daan-daan lang kasi bagal bumaba nung engine oil quantity level niya. So ganun ang normal rotation ng line maintenance, mga ka-aviation. Lahat sasabihin sa'yo ng catering, ng ground operation, ng mga ramp guy, security, cleaner. So lahat, pag may nakita silang hindi maganda o depekto, nire-report nila yon. So yeah, make it sure na secured yung oil cups niya. Aviation, that's for all for today. Nandito ako sa laboratory. Medyo chinik ko lang. Labas ako. Everything should be okay, right? Yes, okay. I will check cabin, ha? So, mga ka-aviation, ito yung galing. So, yan na muna for today. Ito yung pinaka business class ng A330-900. Yan. So mga ka-aviation, next time ulit, maraming salamat. So engine oil servicing muna ang naging topic natin sa araw na to. Maraming salamat. See you next time sa aking mga vlogs. Hopefully, lagi ang sipagin sana ako mag-video, mag-download sa akin channel. Salamat.